Good afternoon, Hello, Tutor Tutor Eric. Wendy. Good Hello. afternoon. Yan, welcome back. Na-miss ka Ayan. namin last week, Tutor Eric. Yes, and na-miss ko rin ang ating Itolay tutorial, Tutor Wendy. Happy Yan. Monday po sa ating lahat. Magandang hapon sa ating mga mauhusay na guro, mga magulang, at sa ating mga mag-aaral. Happy Monday sa inyong lahat. I am once again Tutor Eric saying that learning biology is fun and terrific. Happy Monday po, ako ang inyong Tutor Wendy, and I believe that general biology will come in handy. Ayan, at explore natin ang life's mystery dito sa ating tutorial ng general biology. And for this week, quarter 2, week 4 na tayo, Ma'am week 4 Wendy. Na. Ang ating kalahati topic na. Ngayon. Ang ating topic ngayon ay ang light independent reaction. So last week tayo ay nag-discuss ng light dependent reactions at ngayon naman ay bubuuin natin ang process ng photosynthesis sa pamamagitan ng discussion natin ng light independent reactions. Ayan. So handa na ba ang ating mga mag-aaral? So bago tayo mag-start ng ating tutorial session ngayon, ready your pen and paper upang tayo ay makapag-take down ng notes. Remember, taking down notes enhances yung retention natin ng ating learning. And of course, listen, learn, and participate. Makinig sa ating mga discussion ngayong hapon at matuto. And of course, participate by answering yung ating mga questions sa pamamagitan ng ating chat box. And of course, let us learn to respect one another. And of course, let us use our social media platforms responsibly. Sa mga nanonood nating mag-aaral sa iba't ibang platforms natin ng Itolay tutorial ngayong hapon na ito. Ayan, Tutor Wendy, ano po ba ang meron ngayon? Ayan, ayan, mag-attendance check mo. Yes, mag-attendance check muna tayo ngayon sa ating mga mauhusay na mag-aaral. Comment down your name, grade, and section, and of course, saang school kayo galing at sino ang inyong General Biology 1 teacher. And of course, para mas maraming ang makapanood ng ating General Biology 1 tutorial, ay i-like or mag-react dito sa ating live stream at i-share ang ating live stream sa iba pa nating mga kamag-aral upang sila ay matuto rin ng ating General Biology. So ayan, nakapresent din yung mga sample na mga attendance check natin. Magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, may mga nag-a-attendance na yata, Tutor Wendy. Yes, Tutor Eric. So, nandiyan pa rin yung ating mga usual na suki mula sa Daniel R. Aguinaldo National High School. And syempre yung ating mga estudyante from Jones Rural School. So, hello po sa inyo at hello sa inyo mga Gen Bio 1 teachers, si Ma'am Jen and si Ma'am Cheryl. Ayan, magandang hapon din. Isa-shoutout ko lang tong estudyante ko dati. Advisory ko ito. Yes. At graduate na siya pero nakasupport siya ngayon sa panonood ngayon. Hi, Jerwell! Ayan, hello! Hello, Jerwell! Siguro natutuwa at nakikita ka sa ano, sa stream. Yan. Sa live stream, ayan. Magandang hapon sa inyong lahat. At ayan, bago tayo magsimula ngayong hapon na ito, ayan, meron tayong research in focus. So, ano itong research in focus natin na ito? Ito ay ang title ng ating article ay Influence of Green, Red, and Blue Light Emitting Diodes or LED sa Multi-Protein Complex Proteins natin at Photosynthetic Activity under Different Light Intensities ng Lettuce Leaves. Or ito ay study ni na Munir, ni na Kim, at ni na Park at saka ni na Lee. So ano ang meron dito sa study na to? So gumamit sila ng iba't ibang kulay ng mga light emitting diodes. May green, red, at saka blue na light and LED sila na ginamit at in-illuminate nila or inilawan yung ating mga lettuce leaves. And inimbestigahan nila yung photosynthetic rate at yung mga photosynthetic activity na itong mga ating mga lettuce leaves under the different light intensities. And they have found out dito sa study na ito na yung highest activity or yung optimum na performance ng mga photosynthetic activities natin ay pinaka-least
or pinakakonte doon sa ating green light, followed by the red light, and ayan, yung blue light yung may pinakamataas na activity. So it confirms yung ating discussion nung mga nakaraang session natin na ang ating chloroplast ay nag-absorb ng red at saka nung blue light natin para sa photosynthesis. And ano ang bago sa nahanap nila ngayon? Na found out nila na yung ating mga multi-protein complex, yung mga proteins natin doon sa, especially doon sa ating mga chloroplast, ay nagiging ay na-affect, yung blue light ay nakaka-apekto sa mga ito doon sa integrity ng ating mga proteins, kaya enhance yung mga photosynthetic process natin, kagaya ng increase yung transpiration rate niya, mas mataas yung biomass, at saka nag-i-induce ng growth itong ating blue light sa natural condition. So, this is so, related sa ating mga discussion. Yes, positive ang effect ng ating blue light. Pinakamataas siya doon sa ating blue light and pinakamababa doon sa ating green light, because nga, green light is reflected. Ayan, dito sa ating chloroplast. Ayan. And of course, ano ang meron ngayong linggo na to? This week, we are celebrating the Computer Science Week. Ayan, Hour of Code. So, from December 6 to 10, ayan, ay nag-celebrate tayo ng Computer Science Week. At of course, tingnan ng ating mga posts sa ating DepEd EdTech Unique FB page para sa ating mga activities for this week. Ayan. And of course, i-recognize din natin ang ating mga Week 3 partners. Ayan, from ating mga partner school teachers at ang ating mga bioactive students. From Daniel R. Aguinaldo National High School, ayan si Tutor Jen, ang ating partner teacher pa rin, together with her students, Alexandra, Almarie, Arcane, Bianca Nicole, Drew Avinash, Elena Gil, Corinne, Francis, Aleya, Jimwell, Glidel, James Edrich, Kier, Christine, Nicole Kite, Ezekiel John, Arian Sofia, at Bea Katrina. Ayan. Hello sa inyo. At meron pa pala si Jam Raven, Mary Joy, Lady Isaiah, John Carl, Juvenile, Carl Brian, Nicole, Mary Steele, Mark Allen, Natasha, Samantha, Princess, Sean Ashley, Edel May, at saka si Brian. Hello sa inyo, mga taga Daniel R. Aguinaldo. Napaka-active ayan talaga. Ayan, mula din sa ating Jones Rural School at ang kanilang ating partner teacher. Ayan, Ma'am Cheryl G. Reyes. Hi po sa inyo, Ma'am Cheryl. And hi, ma'am. Ang ating mga bioactive students ay sina Noreen, Kent Cyril, Frances, Janelle, John Erol, Hannah, Jemina, John Wayne, J. Mark, and Louisa Joy. Ayan. Nice naman ating mga bioactive students. And ang mga suki natin ito from San Miguel National High School, Ma'am Mary Joan V. Aquino, together with the bioactive students na sina Nariza, Mervin, Princess, and Gabriel. Yan, magandang hapon sa inyong lahat. Ito ang mga bago nating bagong ano school. Ayan, bagong from Polo, na ang ating bagong partner school, welcome to the group po, Polo National High School, and our partner teacher, Ma'am Malu Bataan, hello po sa inyo, together with our bioactive students, Valerie, Riley, Vanessa, Albert, Sheila May, and Gian Carlo. Wow, nadadagdagan so, tayo, Eric, Tutor Wendy. Itong Wendy. Polo, oh, itong Polo National High School, sa NCR siya, sa Valenzuela, yeah. Hi wow. Po and welcome. Welcome sa inyong lahat. Welcome so, Tutor po. Eric, ano ba ang ating aaralin? Ano ang ating mga learning competencies for this week? Ayan. And for our competencies for this week, you should be able to describe yung mga significant events natin ng Calvin Cycle. So last week nga ay i-review ni Tutor Wendy yes. ang discussion. At ngayon naman, we will move on sa bagong phase na ating photosynthesis. Ayan. So bago tayo mag-proceed, i-refresh muna natin yung ating pinag-aralan last week kasi ito ay kadugtong lang yung ating session for today. So last week ay pinag-aralan na natin yung first stage ng photosynthesis, which is the light-dependent reaction na minsan naman ay tinatawag din light reaction. So, di ba pinag-aralan nga natin na it occurs in the thylakoid membranes doon sa ating chloroplast. Now, light energy, dito ang nangyari dito sa light-dependent reaction, is that kinoconvert yung light energy
from sunlight into chemical energy. Kaya ang product niya ay yung ating high energy molecules na adenosine triphosphate at saka yung nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. Napakahaba ng pangalan. Kaya tatawagin na lang natin siyang NADPH. So yan yung mga product ng ating light reaction or light dependent reactions. So meron din siyang na-produce na oxygen kapag nag-i-split yung ating water molecule. Pero yung oxygen na yon is a byproduct and it will be released sa atmosphere. Now, involved sa ating light dependent reaction ang ating mga photosystems, yung PS2 and yung ating PS1. So sila yung light harvesting molecules na nahihit ng energy from the photons causing excitation of yung ating mga electrons. And these electrons would travel the electron transport chain in photosynthesis, which is composed ng mga iba't ibang protein complexes. Okay? Now, for this week, sabi nga ni Tutor Eric, bubuin na natin yung proseso ng ating photosynthesis. Ayan. Na so, this week we are going to discuss yung last stage, which is the light independent reaction. So, ito namang light independent reaction occurs doon sa stroma. Okay? So, yung fluid surrounding yung ating mga thylakoids. Now, yung ating light independent reaction does not require sunlight to proceed. So, hindi niya kailangan ng energy from the sun para ma-fuel itong ating reaction na to. Kaya nga, ang tawag sa kanya ay light independent. And minsan, tinatawag din siyang dark reaction. Pero sabi nga natin, di ba, pinapaalala natin na iniiwasan na rin ng mga teachers to use the dark reaction, yung term na dark reaction because it causes yung misconception sa mga estudyante natin na yung light independent reaction only occurs at night. Kasi minsan iisipin mo, dark reaction. Baka kasi sa gabi lang siya nangyayari. Which is not true, di ba? Kasi it happens even sa presence ng sunlight. Yung nga lang, hindi siya requirement. So, the light independent reaction occurs simultaneously dun sa ating light dependent. Okay? Dependent so, reactions. Oo, kasi kaya iniiwasan na natin. Huwag na natin muna siyang tawaging dark reaction. Ang tawag na lang natin reaction sa kanya ay light independent or meron din tayong isa pang tawag sa kanya. Nire-refer din siya as the Calvin cycle. So, bakit ba siya tinawag na Calvin? So, it is a reference doon sa biochemist na si Melvin Calvin. Siya kasi naka-discover doon sa photosynthetic process ng light independent reaction. In fact, he won the Nobel Prize in Chemistry for discovering yung ating light independent reaction in 1961. Meron din siya mga colleagues, 'di ba, nung kanyang na-discover ito, si Andrew Benson at si James Basham. Kaya minsan tinatawag din siyang the Calvin-Benson cycle. O di kaya, the Calvin-Benson-Basham cycle. Napakahaba, di ba? Collaborative work din kasi nila ito. Ayan. So, yung pangalan pa niya doon sa Nobel Prize, kung titingnan ninyo, ay carbon dioxide dissemination pa siya. It's because it involves yung ating carbon dioxide na i-discuss ni Tutor Wendy. Yes. Okay. So, for the sake ng ating discussion, napakahaba kasi nung light independent reaction, I will just call it the Calvin cycle. No? So, katulad po ng ating light dependent reaction, yung ating Calvin cycle also occurs in stages. In fact, in 3 stages. At yung first stage niya ay tinatawag na carbon fixation. So, ano ba ang nangyayari sa carbon fixation? So, during carbon fixation, yung mga inorganic carbons are converted to organic compounds. So, dito sa ating photosynthesis, ano yung sinasabing inorganic carbon natin dito? This would be yung coming from the carbon dioxide na nanggagaling sa ating atmosphere, di ba? Nakukuha siya ng plants and it enters through the stomata. Now, yes, the carbon from the carbon dioxide would be attached or yung sinasabing ang fixed. It will be fixed
to an organic molecule. Ang organic molecule na yon ay yung tinatawag na ribulose 1,5-biphosphate or yung ating RUBP. So, if i-fix ngayon yung carbon na yon. So, yung RUBP natin, it has 5 carbons. Ngayon, kapag na-fix sa kanya yung carbon coming from the carbon dioxide, magiging 6 carbon molecule na siya. Pero, itong 6 carbon molecule na ito ay napaka-unstable, Tutor Eric. Kaya, immediately upon forming, mabobroken down na ito, mai-split na ulit ito to form 2 molecules of yung tinatawag nating 3-PGA or yung phosphoglycerate. Yung phosphoglycerate naman natin ay isang 3 carbon molecule. So, maliwanag pa. So, RUBP is a 5 carbon molecule. Kukuhanin niya or if i-fix sa kanya yung carbon from the carbon dioxide, sa, kaya magiging 6 carbon molecule na siya. Pero dahil unstable siya, it will split into 2. Kaya 3 carbons carbon and... Yes, 3 carbons and 3 carbons. Kaya sabi natin, dalawang molecule ng ating tinatawag na PGA. So yung PGA o yung ating phosphoglycerate, yan daw yung first stable compound na na-form during sa ating carbon fixation. Okay, so okay. Sana maliwanag ang ating first stage. Ayan, so inorganic carbons are converted to organic compounds. Yung sinasabing inorganic carbon dito ay yung ating carbon dioxide. Carbon dioxide. Yes. Now, for our second stage, we have what we call reduction. So, kung naaalala ninyo yung tinuro ni Tutor Eric dati, yung reduction, di ba? So, sa, yung Jerowa and Leora. Leora. Mm-hmm. Loose electron, yes. Loose electron is oxidation. Reducing agent. Yes. Ayan, mm-hmm. Gaining electrons and, is reduction. Ito yung tinatawag natin na oxidizing agent. Yes, so magkakaroon ng reduction. So, gain electron reduction. So, dito sa stage na to, yung molecule natin, yung ating PGA molecule, would gain an electron. And it will be reduced yung sa ating tinatawag na molecule na G3P or glyceraldehyde 3-phosphate. Minsan tinatawag din siya yung PGAL, PGAL. The phosphoglyceraldehyde molecule. Okay? So, saan nagagaling yung electrons na magre-reduce sa PGA? So, it will come from yung ating NADPH. So, yung process ng reduction wherein organic carbons are converted to simple sugars, nangangailangan ngayon siya ng input ng ating energy. At manggagaling ito sa ATP and sa ating NADPH. So kung natatandaan ninyo, saan ba kukuhanin ito nung proseso, nung system? Saan siya kukuhanin? So again, ATP and NADPH are the products of yung ating first stage, the light-dependent reactions. Mm-hmm. So yung mga na-create na molecules na ATP and NADPH from the light reaction, pupunta kayo sila, magmamigrate sila sa stroma, and they will be used doon sa ating light independent reaction. So ano ngayon ang mangyayari sa kanila pag nagamit na? I-play natin yung ating video para mas maintindihan. So yung ATP natin would release yung kanyang phosphate and will be converted to ADP. At yung ating namang NADPH will give its electron sa ating PGA. So, it will reduce yung ating PGA and it will be converted sa NADP+. Now, the ADP and the NADP+ will return doon sa ating thylakoid membrane where it will be reused sa ating light-dependent reaction. So, parang nare-recycle yung ating mga materials. Kaya nga sabi, yung photosynthesis is a sustainable process. Okay? So, kung susundan natin yung number of carbons. Ilan na ang ating number of carbons dito? It is still the same. So, meron pa rin tayo dalawang molecules ng 3 carbons in the form of yung ating G3P. Okay? So, from PGA, we have our G3P.
3 carbons pa rin siya. So, ang total natin, kung meron tayong dalawang G3P, we still have 6 carbons. Okay? Yes. So, that is our reduction process. Now, we will go to our last process, which is called regeneration. O, ayan. Ano ba ang naisip natin kapag na-encounter natin yung term na regenerate? No? Parang mabubuo siya ulit. Nabubuhay ulo. Nabubuhay uli. So, ano kaya ang nabubuo muli? Na-fix or naiayos. Yes. Dito sa ating regeneration stage. So, ang mangyayari ngayon, from our G3P, 6 na carbon yun, di ba? We will need 5 carbons to form ulit yung ating RuBP or yung ating ribulose 1,5 biphosphate. We need 5 carbons, di ba? Coming from the 2 G3P molecules. So, kapag nabuo na ulit itong ating RuBP, so, pwede na ulit magkaroon ng carbon fixation. Babalik na naman tayo sa ating first stage ng light-independent reaction. And then, magkocontinue na naman yung process. Kaya nga ito ay tinatawag na isang cycle, di ba? Kaya nga ang tawag sa kanya ay Calvin cycle. Kasi, due to the regeneration ng ating RuBP, umuulit yung ating proseso. Umiikot ulit siya. Okay? So, yung 5 carbons, again, will be used to regenerate yung RuBP. Eh ma'am, ano po ang mangyayari dun sa natirang isang carbon? Kasi we have, nung tinatrack natin yung ating number of carbons, meron tayong 6, di ba? Eh 5 lang ang gagamitin para ma-regenerate si RuBP at magsimula ulit yung ating light-independent reaction. So, nasan po yung isang carbon? So, yung remaining carbon will be used to form yung ating sugar molecules. Okay? So, kung titignan ninyo, yung ating main sugar na na-form, which is glucose, is composed of 6 carbons. Diba? 6 carbons yung kailangan niya. Eh, diba sabi natin kanina, isang carbon lang yung matitira kasi yung 5 ay gagamitin babalik to regenerate, yes, to regenerate RuBP. So, paano makakabuo ng 6 carbon na glucose? So, kailangan ngayon na umikot ng 6 na ulit yung ating Calvin cycle para lang makabuo tayo ng isang glucose molecule. So, mamaya, ipapakita natin yan sa ating summary. Yung sinasabi natin, kailangan umikot ng 6 na beses para makabuo lang ng isang glucose molecule. Okay? So, ngayon siguro kapag... Siguro nagtataka yung ibang mga ano natin, mga nanonood. Bakit hindi na lang pagdugtong-dugtong yan si carbon dioxide para makabuo tayo ng ano ng 6 carbon na glucose? Remember, babalikan natin yung ating energy transformation na diniscuss natin noong week 1. Ayan, ang mga pag tayo ay nagbi-build up ng mga molecules, it's highly endergonic at nangangailangan ito ng high input ng energy. So kinakailangan yung ating mga endergonic process ay i-couple sa exergonic processes which involves yung ating NADPH at saka yung ating ATP para ma-bring yung ating adenosine triphosphate para ma-bring down yung ano yung ating energy expenditure. So i-couple natin ng endergonic reactions with an exergonic reaction para maging efficient yung ating system, and that's one way, stepwise yung reaction na natin na ito para in the end, exergonic pa rin yung ating maging process. Okay. Kaya kung titignan nila yung buong proseso, di ba, Tutor Eric, makikita nila building, breaking down. So parang laging coupled yung mga reaction na gano'n, di ba, no? Yes po. Mm-mm. So ayan. Now, di ba nakapag-form na ng glucose molecule. Actually, it would be the glucose phosphate. Yan na yung parang starting molecule, start-up molecule para makapag-build up ng iba't ibang uri ng carbohydrates such as yung ating sucrose, pwede rin yung mga storage form niya na starch and cellulose. Okay? So, yan na nga yung end product ng photosynthesis, di ba? Yan na talaga yung final product ng ating photosynthesis, which is the sugar
Molecules. Molecules. Ayan. So, na nabuo na natin yung proseso, Tutor Eric. Ayan. Okay. Yes. Mm-mm. Na-refresh na siya sa akin, oh, Tutor Wendy. Ayan. Ayan. Oo. Kaya nakakatuwa rin ano eh. No? Pakinggan ng ating mga kapatutor. Kasi kahit ako, marami rin ako natututo na kay Tutor Eric. Ang dami niya laging input sa ating mga discussion. Now, syempre, Tutor Eric, hindi naman natin iiwan yung mga estudyante natin na hanging na hindi natin pagdudugtungin yung dalawang proseso, 'di ba? So, yung totality ng ating tatlong session, eto na 'yon, yung summary ng ating photosynthesis. So, again, yung ating photosynthesis, it can be represented with a chemical equation. Yan, nakikita nyo sa itaas, yung ating chemical equation. So, the starting materials would be our carbon dioxide na nanggagaling sa atmosphere that would enter the leaf stomata. And then we have yung ating water na tinetake up ng roots ng plants. Okay? And with the energy coming from sunlight, it will produce a sugar molecule and yung ating byproduct na oxygen that will be eventually released sa ating atmosphere. So, makikita natin dyan yung ating sugar. In this case, ay yung ating glucose. Diba? Yung kanyang formula is C6H12O6. So, nakalagay dito, ang formula ng glucose is anim na carbon. Diba? So, kailangan nga ng anim na carbon. So, to balance this out, kailangan natin ng input na anim na molecules ng carbon dioxide. Kaya kanina sinasabi natin na yung Calvin cycle, kailangan niya ng umikot ng 6 turns para lang makabuo ng isang glucose molecules. Molecule. Isa nga lang eh, no? Molecules. Okay? Yes. So, now, yung ating photosynthesis, again, review natin ha. It can be divided into two major stages. Yung ating light-dependent reaction at yung light-independent reaction or yung Calvin cycle. So, for our light-dependent reaction, ang input niya would be water and energy from the sunlight. The processes involved would be excitation of electrons, di ba? Pag nag-hit yung photon sa ating photosystems, na-excite na yung mga electrons. And then, it would drive yung ATP synthesis and yung ating NADPH formation. Kasi yung ating NADP plus would be yung final acceptor ng ating electrons. And then, ang output niya would be ATP, NADPH, and oxygen. So, yung ATP and NADPH would then be used sa ating next stage, which is the Calvin cycle. And the oxygen will be released to the atmosphere. So, makikita na natin dito yung ating reactant na water at saka yung byproduct na oxygen. Andun siya sa ating light reaction. And then, yung Calvin cycle naman, ang input niya is yung ating carbon dioxide. Processes include carbon fixation, reduction, and yung regeneration ng ating RUBP. At ang output niya would be yung ating sugar molecule. So, nakita na natin lahat yung reactants and products doon sa dalawang stages. At by the way, Tutor Eric, meron akong nakalimutang banggitin kanina sa ating mga bata. Yung sa carbon fixation, it is catalyzed by an enzyme. Yung ating tinatawag na Rubisco. Hindi ko nabanggit sa ating mga bata yung kanina, no? So kinakatalyze yung carbon fixation ng isang enzyme na tinatawag na Rubisco. Rubisco. Yes. Parang ano eh, parang biscuit, ano? So, tatandaan nyo. Sarap na Rubisco. Feeling mo. Ayan na nga. So, ang ibig sabihin ng Rubisco ay ribulose biphosphate carboxylase oxygenase. Napakahaba. Oh, yung kaya Rubisco na lang. Oh, Rubisco na lang. So again, Rubisco is an enzyme. Kaya pag tinignan niyo yung kanyang full name, ang ending niya ay ACE, no? Carboxylase oxygenase. Yes. Yan. So sana naging malinaw yung ating naging discussion about the whole process of photosynthesis na inano nga natin, dinivide natin into 3 stages. And now, dadako na tayo sa ating bio quiz 4. Sorry, that this is week 4. Tayo ay nasa week 4 na. But this will only tackle yung ating Calvin cycle, Tutor Eric.
Okay, so let us have our bio quiz ngayong hapon na ito. For our question number one, this is the process by which carbon dioxide from the atmosphere is turned into glucose. Is it A, chemiosmosis, B, carbon fixation, C, catabolic reactions, or letter D, cellular respiration? So ayan, madali lang yan guys. Ang gawin natin ay mag-elimination tayo. So ayan, cellular respiration, indefinitely, hindi yan yung ating sagot kasi that is another metabolic process na i-discuss natin na next week. Ayan, hindi nyo pa yan naririnig. And the next one, catabolic reactions, these are breaking down reactions. And kapag tayo nagpo-photosynthesis, synthesis nga, we're building up molecules. So definitely, it's not letter C or not letter D. At yung chemiosmosis naman natin, ayan, that is yung paggamit natin ng ATP synthase. Okay, para yes, mabuo natin yung ATP. So ano na lang ang natitira, that is letter B. It's carbon ayan fixation. Ayan, yung carbon dioxide kasi natin from the atmosphere ay ina-fix para maging glucose. Yes, kinakabit siya sa RUBP. So tinignan ko yung ating comment section, Tutor Eric, at tama naman lahat ang kanilang answer. Walang sumablay, ang sagot nila ay letter B. Ayan. So, next one. What is the correct sequence ng ating stages ng Calvin cycle? Is it letter A, carbon fixation, followed by reduction and regeneration? B, is it regeneration, followed by reduction and carbon fixation? C, photolysis, chemiosmosis, and ATP synthesis? Or letter D, phosphorylation, reduction, and chemiosmosis. So ayan, elimination ulit. Eliminate natin si letter C at saka si letter D dahil itong mga process na nakababanggit dito ay nasa light-dependent reaction. So ang matitira na lang sa inyo ay ang options A at saka letter B. So okay, ayan. Tutor Eric, pumapasok na ang kanilang answers at ano, nag-a-agree naman silang lahat. Wala na namang naiba. Ang kanilang sagot ay letter A daw. A. Okay, so our correct answer is it's letter A. Magka-carbon fixation muna tayo. Ayan, then magkakaroon tayo ng reduction reactions. Ayan, at saka tayo ay magkakaroon ng regeneration. So yung mga carbon na na-fix natin, okay, ay yung mula sa carbon fixation, yung mga carbon molecules natin ay pagdudugtong-dugtongin natin sa regeneration natin. Or this isang ikot na yan. Ayan, makakabuo tayo ng ating glucose. Yes. Okay, number three, which enzyme is involved in the fixation of carbon dioxide? Naku, kababanggit lang ito ni Tutor Wendy. Kinabol ko talaga yan, Tutor Eric. Is it A, Rubiso, B, Robisco, C, pepcarboxylase, and letter D, or letter D, phosphoglycerokinase? Ayan, so siguro sige naman nakikinig sila, kaya ang kanilang tandaan nyo lang hang. Tandaan nyo lang na masarap ang feeling ninyo. Kaya nga. So, anong gagawin natin sa magkakamali, Tutor Eric? Hindi, wala naman. Pero sa nakikita ko, Tutor Eric, ang kanilang mga sagot ay letter B. Okay, so ang enzyme na involved natin sa carbon fixation ay Rubisco. Oo. Ayan. Okay, next. Ayan. Next, ayan, number four, the Calvin cycle can occur in darkness, but it happens most often in the presence of sunlight. Which of the following is a possible explanation? Is it A, sunlight activates the Calvin cycle? B, regeneration of RUBP requires sunlight? C, ATP and ADPH require energy from sunlight? Or letter D, enzymes involved in the carbon cycle are unable to bind substances in the dark? Ayan, so i-analyze nila yan. So sabi nga, diba, Sir Eric, pwede mag-occur sa night, diba, pag walang sunlight. Pero most often daw, talagang sumasabay yan dun sa ating light-dependent reaction during the day. Bakit kaya daw? Ba't kaya sumasabay din siya dun sa ating unang stage. Ayan, so, tingnan nga natin ang ating eliminate comment na natin.
Eliminate na natin si letter D dyan kasi ayan eh unable to bind substance substrates in the dark mostly occur in darkness ang ating Calvin cycle and but it most happens mostly in the presence of sunlight. Oo, so eliminate natin si letter D at saka si letter A. So the next ano na lang ang naiiwan natin, Shooter Wendy? B and C na lang. So regeneration ng RUBP at saka yung ating ATP and NADPH. So basing from sa kanilang mga comments, Shooter Eric, C ang kanilang sagot. Ayan. At ano ang sagot natin, Shooter Wendy? Ayan. It's letter C. Yung ATP at ang NADPH natin ay nagre-require ng energy from the sunlight dahil ito ay products ng ating light-dependent reactions. At ang product ng light-dependent reactions kailangan sa Calvin cycle. Yes. Ayan, ang gagaling ng ating mga bioactive students. True, magaling sila mag-analyze. Ayan. And then last question. And lastly, ayan, the thylakoid membrane of a plant was damaged. And it became more permeable to ions. So, how will this affect the Calvin cycle? Tutor Eric, anong ating mga choices? Ah, okay. Ayan. So, letter A. Ano ba ang... ang choices natin for 5? So A, fewer carbohydrates will be produced. B, more carbohydrates will be produced. Or C, there will be no effect in the Calvin cycle. So Ana, itanong din, medyo may ganitong tanong tayo last week, yung tungkol sa leakage ng ions. So kung natatandaan ninyo, ang naaapektuhan nun ay yung ating ATP synthesis kasi driven nga yan ng ano chemoosmosis o yung pag-move ng mga ions from higher concentration to lower concentration. So alin kaya dyan ang kanyang maapektuhan? So let us look at the comment section while we are waiting na maayos yung technical problem ni Tutor Eric sa kanyang audio. Tutor Eric, andiyan ka na ba? Hello po. Ayan. Na po. Ayan. Okay. So I'm looking at the comment section. Ayan, saan ba ulit nangyayari ang Calvin cycle, Super Wendy, sa may stroma? But yes. Yung ating light-dependent reaction ay nanggagaling sa ating, ay nagaganap sa ating thylakoid. At dahil nakadepende ang ating Calvin cycle sa products ng light-dependent reactions, ano ang mangyayari? Of course, maapektuhan ng production natin ng carbohydrates. Oo, kasi yun naman talaga yung ultimate na product ng ating light-independent reaction and nakadepende siya sa ATP and NADPH. Ayan, parang ano siya, di ba? Parang domino effect, kumbaga. So, yes. Kung maapektuhan ang process na nangyayari sa thylakoid membrane, of course, maapektuhan na yung next stage, which is the Calvin cycle. So, meron tayong estudyante na naghahanap ng option letter D. Kaya, bakit daw wala na namang letter D? Eh, D daw yung sagot niya. Ay, nako. Ayan, no, next parang time minsan mga ganyan din na sagutan ko. Chuter Wendy. Oo, bakit daw walang D? Sige na nga. Chuter Eric, next time lagi hanggang D yung ating options. Now, anyway, yung ating mga students naman ay tama. Tama naman ang kanilang mga sagot, which is fewer carbohydrates will be produced. So, parang mas maganda yung output natin ngayong week na to, no? Dun sa ating light-independent reaction as compared dun sa last week na light-dependent reaction. Okay? So, ayan. So, last week, Tutor Eric, hindi tayo nagpa-assignment kasi sabi natin, pahinga naman dahil nagpa-assignment tayo nung week 2. Kaya week 3, hindi. Ngayong week 4, meron tayong pa-assignment. Ano ba ang kailangan nilang gawin, Tutor Eric? Ayan. So, tayo ngayon ay may bio-assignment. So, ano ang adaptations in the photosynthetic process that are done by plants such as the pineapple and the cactuses? Ayan. Alam ninyo kasi saan ba nakatira yung mga yan?
Oo, yung ating yung discussion natin na photosynthesis, ayan, it occurs sa 85% ng plants natin. But some plants ay mayroong mga photosynthetic na adaptation. So ano ang adaptation na ginagawa ni na pineapple at saka ni na cactuses? Ayan. So, halimbawa si cactus, 'di ba? Nakatira yan sa dry and arid na environment. Eh, 'di ba importante, Tutor Eric, yung input na water sa ating photosynthesis. So, paano kaya siya nag-a-adjust? Paano niya ina-adjust yung kanyang photosynthetic process? So, yung ating mga students, kapag kayo ay nag-assignment, at tama ang inyong assignment, dito na natin, again, makukuha yung ating, hindi lang bioactive, kundi top bioactive students. So, pag ni-research niyo yan, wow, malalaman niyo na may iba-iba palang types ng photosynthesis. Okay, so yan, yes, and those are adaptations of the plants based on their environments. Siguro ay sana mas maraming magpasa ngayong week na to kaysa as compared dun sa ating pigment, 'di ba? Yung pigment assignment natin. So kami ay tuwa dahil kayo ay nagpa-participate. So shout out nga pala kay Elena kasi sabi ni Ma'am Jen, wow naman Elena, how to be you. Sumali pa daw 'yan sa isang international competition, ha? At naka-comply pa dun sa ating assignment. Nahiya naman kami ni Tutor Eric dahil dinagdagan pa namin yung trabaho ni Elena. So anyway, congratulations anak Elena. Napakagaling. Hangang-hawa nga kami sa inyo. Sa inyong lahat actually kasi ang gagaling ninyo. Yes, ito yung ating mga ginamit na reference. Ayan na naman. We are nearing the end of our week 4 tutorial. Tutor Eric, i-promote ayan natin ang ating so, mga samahan. Ayan. Do not forget na panoorin din ang ating mga episodes ng ating Senior High School Science and Technology subjects. Meron tayong Safety and First Aid, Earth and Life Science, General Chemistry 1, and Media and Information Literacy. Ayan, so pati mahusay, ayan, panoorin natin ang ating mga science Senior High School subjects tutorials. And ayan, Tutor Wendy. Ayan, your feedback matters to us. We openly welcome yung ating feedback, comments, complaints, suggestions, and concerns regarding sa ating Eatolite tutorial. So, scan nyo lang yung ating QR code na nakita nyo sa screen or tinyurl.com/Eatolite feedback form. Yes. Ayan, so tapos na ang ating week 4. Nangalahati na tayo sa second quarter. And we hope na makikita namin or makakapagpasa ulit kayo ng output. Again, Tutor Eric, paano nga pala sila magpapasa? Will you be posting again? Oo, magpo-post ako ulit doon sa ating Eatolite FB page. Ayan. Or di kaya, gaya nung ginawa nung iba, nag-comment na lang dito sa ating session, di ba? Nag-comment na lang sila. Or yung iba naman, dinirect message kaming dalawa ni Tutor Eric para makita namin ang inyong magagandang outputs for this week. So, again, this is your Tutor Wendy. Nagpapasalamat dahil lagi nyo kaming sinasamahan tuwing Monday ni Tutor Eric. Ayan. And maraming salamat sa inyong lahat. I am once again Tutor Eric. Ayan. And next na ang ating ALS LS1 Filipino at ang ating bago program na iCreate Animation Class. Goodbye everyone! Bye and see you next week! See your outputs! Thank you for watching!